Warning. The following video contains strong language. And so extremely annoying. But don't blame me if your ears start to bleed. Thank you for your patience. Smoke weed every day. Hi mga bahay, this is Louie Encanto from Encanto Motworks. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe to my YouTube channel, Encanto Motworks. And don't forget to click the bell para updated kayo palagi sa mga video na i-upload ko mga bahay. So yan mga bahay, yung topic natin ngayon mga bahay about sa paano i-convert yung Yamaha R6 Swing Arm mga bahay, yung galing sa big bike mga bahay, original mga bahay, hindi copy mga bahay. Yan. So since na-convert na yung R6 swing arm ko mga bay, bali matagal na ito na-convert mga bay, hindi pa ako naga-vlog dati mga bay. So since na-convert na siya mga bay, i-explain ko na lang mga bay kung paano siya i-convert at step by step mga bay kung anong dapat i-convert mga bay para ma-plug and play siya sa Sniper 150 mga bay, at saka yung shock niya mga bay, plug and play, at saka yung mags ng Sniper 150 mga bay, plug and play na lang din mga bay. Bali dalawa kasi yung swing arm ko mga bay, bali yung isa mga bay R1M mga bay, bali sa R1M na swing arm mga bay, bali yun siya, yung R1M mga bay, hindi yun siya plug and play sa mga shock mga bay at saka sa mags mga bay, kasi yung R1M ko mga bay, bali dapat ang gamitin na shock doon mga bay yung sa big bike na shock mga bay, at saka yung mags niya mga bay sa big bike din mga bay. So ito muna ang unahin natin mga bay, yung R6 mga bay, kasi plug and play na lang to lahat mga bay. So yan yung mga na-convert natin mga bay, i-explain ko yan mga bay isa-isa mga bay, at saka yung sa swing arm mga bay, yung pag-cuttings dito mga bay, i-explain ko yan mga bay mamaya mga bay, isa step by step mga bay. So yan mga bay, tingnan nyo yung mga na-convert mga bay. So tara mga bay, explain natin mga bay isa-isa mga bay. So tara mga bay. One extremely annoying shift later. So simulan natin mga bay. Unahin natin dito sa pagtabas mga bay. So para ma-align nyo yung pagtabas mga bay dito mga bay, bali if mag-convert, magpa-convert kayo mga bay or kayo mag-convert mga bay, bali dito lang kayo kumuha ng sukat mga bay sa original niya na swing arm mga bay. So kita nyo mga bay, ito yung original natin na swing arm mga bay, bali dito lang ako kumuha ng sukat mga bay, yan, para pag magtabas kayo nito mga bay, same sukat dito mga bay, bali ma-plug and play na lang siya sa motor mga bay. Then dito mga bay, kasi itong conversion na ganito mga bay, bali plug and play na lang yung shock mga bay, kaya dito kami nagtabas mga bay para magawa namin ang bracket dito mga bay. So yan mga bay, ang first mga bay, bali ang pagtabas dito mga bay sa pivot axle mga bay, bali kuha talaga kayo ng sukat dito mga bay sa stock swing arm mga bay, para same yung alignment mga bay, at saka yung alignment sa shock mga bay dapat dito mga bay sa gitna din mga bay, para pantay talaga yung swing arm nyo mga bay sa pag-convert mga bay. So yan mga bay, tapos na tayo sa pag-cut dito mga bay. So next mga bay, dito naman mga bay sa pivot axle banda mga bay. So kunin muna natin itong stock swing arm mga bay. So yan mga bay, bali dito naman tayo sa pivot axle mga bay, kung paano i-convert mga bay. So yan mga bay, ito yung bearing niya mga bay, at saka
Ito yung original na pivot axle mga bay, galing sa original swing arm mga bay. Yan. So ipasok nyo mga bay. Yan, hindi talaga fit mga bay. So ang laki mga bay. Hindi siya fit mga bay kung ito ang gamitin nyo mga bay. So bali ang solution dyan mga bay, gumawa kayo ng bushing mga bay. So at saka gumawa kayo ng bagong axle mga bay, yung mataas mga bay, yung level siya dito mga bay, mga half inch yung nakalabas niya na lock thread niya mga bay. Yan, para din sa mga rear seat niyo mga bay, para pwede niyo pa malagay yung rear seat niyo dyan mga bay. So kailangan may sobra talaga yung taas mga bay, parang ganyan mga bay. Yan. Then pagkatapos nyo magawa ng bago nito mga bay, so ito yung axle namin na ginawa mga bay. I-compare natin mga bay. So ito yung ginawa namin na axle mga bay, pivot axle mga bay. Kita nyo mga bay, ito yung original at ito yung bago mga bay. So yan mga bay, compare nyo mga bay. Mas mataas konti mga bay yung ginawa natin mga bay, kasi para sa kabitanan ng rear set mga bay. Yan. Tsaka mga bay, same lang yung sukat niya mga bay, yung lapad niya sa axle mga bay. Kasi para mga bay, dun sa chassis mga bay, plug and play na lang din ito mga bay. Kaya same lang yung sukat niya mga bay. Yan. Same lang. Then pagkatapos yung makagawa nito mga bay ng mataas, yung bushing naman mga bay, yung dito mga bay. So yan yung solution mga bay, bushing. So ipakita ko yung bushing mga bay. So bali ito yung ginawa namin na bushing mga bay, magkabilaan mga bay. Yan. So ito yung bushing mga bay, para ito sa bearing mga bay. So pasok natin mga bay. Yan. So yan mga bay. Then ito mga bay, pangalawang bushing mga bay. Ito mga bay, yan mga bay, bali ang butas dito mga bay, same lang sukat dito sa axle mga bay. Yung sa original na axle mga bay, same lang yung lapad dito mga bay, para mapasok siya mga bay. So ipasok natin mga bay. So yan mga bay. So pasok siya mga bay. So yan lang yung solution mga bay sa malalaki na lagayan ng bushing mga bay. So pasok natin ito mga bay. Yan. So solve mga bay. Solve yung problema dito mga bay. Ganyan lang mga bay yung solution mga bay. So yan mga bay, kita nyo mga bay. So ipasok natin yung axle na ginawa natin mga bay. So yan mga bay, fit na fit mga bay. So hindi na siya maluwang mga bay, kundi fit na fit siya mga bay. So magamit pa rin yung bearing sa R6 na swing arm mga bay. Tingnan nyo mga bay. So yan mga bay. Then ito yung spacer sa swing arm mga bay, para hindi lumabas yung ginawa natin na bushing mga bay. So yan mga bay, perfect na perfect mga bay. So ikabit natin ito mga bay, yung bushing natin at saka itong axle mga bay, para makita nyo mga bay. So ang gawin nyo na sukat dito mga bay sa bushing mga bay, dapat pantay talaga dito mga bay sa nakat nyo mga bay. Yan, dapat pantay mga bay, para fit pa rin siya sa chassis mga bay. So yan mga bay, tingnan nyo mga bay. Ito mga bay, dito mga bay. Yan, pantay mga bay. Then sa kabila dito mga bay.
So, yan mga bay. So, ipasok na natin itong mga bay. Yan. So, yan mga bay. Perfect na perfect mga bay. So, ipasok natin yung axle mga bay. So yan mga bay, kita nyo dito mga bay, same lang yan sukat ng sa stock swing arm mga bay, yan, at saka yung pivot axle natin mga bay, same lang din yung sukat mga bay, bali nag pinataas lang natin ng konti mga bay para pwede pa malagyan ng rear set dito mga bay, yan, at saka yung bushing natin mga bay para hindi na siya gumagalaw-galaw mga bay. Pit na pit siya mga bay sa chassis mga bay. So, yan lang mga bay. Solve na tayo dito mga bay. Yan. Ganun lang pag-convert mga bay. Madali lang mga bay pag meron kayong machine shop mga bay or meron kayong kakilala na machine shop mga bay. Madali lang talaga i-convert mga bay. So, yan mga bay. Tapos na tayo dito mga bay. Bali dito naman tayo mga bay sa bracket ng rear shock mga bay para plug and play na lang din sa Sniper 150 mga bay, same pa rin yung alignment sa shock ng Sniper 150 mga bay. Then ang ginawa namin dito mga bay, bali tinabas namin dito mga bay kasi if hindi namin tabasan dito mga bay, bali sayad yung shock ng Sniper 150 mga bay. Kaya ganyan yung pagkatabas mga bay. At saka mga bay, madami talagang paraan mga bay ng pag-conversion mga bay. Meron ding link edge, meron din yung dito mga bay. Yung ipaganyan lang yung bracket mga bay, wala nang tabas dito mga bay. Pero para sa akin mga bay, mas komportable kasi ako dito mga bay. Yan mga bay. Kasi maganda yung play niya mga bay sa shock mga bay. Pag naka-side mo yung forma ng shock mga bay. So, yan mga bay. So, bali dito mga bay, nagbutas kami dito mga bay para sa lock ng shock mga bay. Kita nyo mga bay, yan. Dalawang butas. So, ito yung ginawa namin mga bay. Yan. Ito yung bracket sa rear shock mga bay na ginawa namin mga bay. So, madali lang siya gawin mga bay. Bali, maglagay lang kayo ng mga flat bar dyan mga bay. Ganyan mga bay. Then, dyan na kayo mag-welding mga bay para ma-align nyo yung shock mga bay. Kung ano yung forma ng bracket niya mga bay. Para magpantay siya mga bay. So, yan mga bay. Ganyan yung forma niya mga bay. Dapat align talaga sa lagayan ng shock mga bay. So, yan mga bay. So, ito yung bracket na gawa namin mga bay. Tingnan nyo mga bay. Yan. So, bali nakaganyan siya mga bay kasi yung grave dun sa swing arm natin ng big bike mga bay, na R6 mga bay, meron siyang grave dyan mga bay. Kaya, ginanyan namin yung bracket mga bay. Yan. Then, merong dalawang boltan mga bay. Yan. Merong dalawang boltan mga bay. So, yan mga bay. So, ikabit na natin ito mga bay para makita nyo mga bay kung gaano talaga katibay mga bay yung ganito na conversion mga bay. So, tara mga bay.
yan mga bay, dapat mahigpit talaga dito mga bay, para hindi gumagalaw yung shock nyo mga bay. So yan mga bay, perfect, perfect mga bay. So yan mga bay, yung shock natin mga bay. Then mga bay, plug and play na lang yung rear shock ng Sniper 150 dito mga bay. So ito yung sample natin ng original ng shock ng Sniper 150 mga bay. Yan. So ikabit natin mga bay. So yan mga bay, nakabit na natin mga bay. So yan mga bay, perfect na perfect mga bay. Yung alignment niya mga, yung taas niya mga bay, same lang mga bay. Okay, kasi yung bracket na ginawa natin mga bay, sinukat talaga natin dun sa motor mga bay, para mag same lang yung sukat niya mga bay, at saka yung play niya mga bay. Maganda mga bay. So yan mga bay, solved na tayo dito sa kabitanan ng rear shock mga bay. Then next mga bay, doon naman sa rear mga bay. So next mga bay, dito naman tayo sa likod mga bay. So tapos na tayo doon sa front pivot axle mga bay, yung mga bushing at spacer mga bay, at saka sa kabitan ng rear shock mga bay, yung bracket niya mga bay, at saka dito naman tayo sa likod mga bay. So simulan natin mga bay. So mga bay, ito yung original ng rear axle ng Sniper 150 mga bay. Yan. So yan mga bay, bali pasok natin ito dito sa R6 wing arm mga bay. So ito yung butas sa rear axle mga bay. So ipasok natin itong original na rear axle mga bay, na galing rear axle mga bay, na galing sa stock swing arm mga bay. So pasok natin mga bay. Yan mga bay, maluwang siya mga bay, at saka short siya mga bay. Yan. Yan. So ang solusyon dyan mga bay, same pa rin dun sa pivot axle mga bay. Gawan natin ng bagong rear axle mga bay, yung mataas-taas, tsaka yung mga bushing mga bay at spacer mga bay. Yan mga bay. So ipakita ko yung gawa namin mga bay. So ito yung gawa namin mga bay, na rear axle mga bay, medyo mataas mga bay kumpara dun sa original mga bay. Tingnan nyo mga bay. Yan. So ang bushing na ginawa namin mga bay, para mag-fit yung sukat ng rear axle dito mga bay, na para sa Sniper 150 mga bay, at saka sa mga mags ng Sniper 150 mga bay, ito talaga ang sukat niya mga bay, same sa original mga bay, yung lapad niya mga bay, kasi kasya ito sa bearing ng mga mags mga bay. So yan mga bay, ito ang solusyon namin mga bay. Ito yung bushing namin mga bay. Yan. Bali bushing siya mga bay, na merong lock mga bay. So ipasok natin mga bay. Ito yung sa right side mga bay. Then ito yung sa left side mga bay. Bali matanggal-tanggal ito mga bay, pero tumigas na mga bay, kasi matagal na siyang hindi na kabit mga bay. So yan mga bay. So itry natin mga bay. Yan. Yan lang yung solusyon mga bay. So pasok na yung same sukat sa bearing ng mags mga bay, yung axle mga bay, ito mga bay, tsaka sa kabila mga bay, ito mga bay. So try natin ipasok mga bay. So ipasok natin itong ginawa natin na rear axle mga bay, yung may bushing mga bay, para mapasok siya dito mga bay. So tara mga bay.
Yan mga bay, pit na siya mga bay. Hindi na yan gumagalaw mga bay. So ito yung sa kabila mga bay. So yan mga bay, kita nyo mga bay, pit na siya mga bay. Hindi na siya maluwang mga bay. Dahil yan sa bushing na ginawa natin mga bay. Yan. Sold na tayo dito sa rear axle mga bay. At saka sa mga spacer niya mga bay. Bali ito mga bay, bushing na siya mga bay with spacer na siya mga bay. Yan. Itong spacer mga bay, same lang yan sukat dun sa original mga bay. Kaya plug and play na lang din yung mga mags ng Sniper 150 dito mga bay. Plug and play na lang siya mga bay. Kasi yung sa spacer mga bay, same lang dun sa spacer ng original mga bay. Same lang ng sukat mga bay. So yan mga bay, solve na tayo sa rear axle mga bay. At saka sa mga bushing mga bay, spacer mga bay. Dito naman tayo sa rear caliper bracket mga bay. Yan. Nung nabili namin itong swing arm mga bay, walang pre na rear bracket caliper mga bay. Kaya nagpabricate kami mga bay ng bagong bracket mga bay. Yung pit talaga sa mga stock mags ng Sniper 150 mga bay. So ito na siya mga bay. Yan. Yan yung ginawa namin na bracket mga bay. Bracket na para sa Brembo na 4 piston mga bay. Yan. So yan yung bracket mga bay. Then ito yung stopper niya mga bay. Then yan yung spacer mga bay. Yan. Bali bracket siya mga bay na built in na siya with spacer mga bay. Para makabit na talaga sa Sniper 150 na mags. So yan mga bay. Perfect na. Perfect mga bay. So ikabit natin mga bay para makita nyo mga bay kung pit mga bay. So tara mga bay. Yan mga bay, na-lock na natin dito mga bay. At saka yung hose mga bay, nakalagay na mga bay. So tingnan nyo ng side view mga bay. So yan mga bay, perfect na perfect yung pagka-convert mga bay. Plug and play na lang sa Sniper 150. At saka yung mga mags na Sniper 150 mga bay, plug and play na rin dyan mga bay. So yan mga bay, kita nyo mga bay, side view mga bay. So yan mga bay, pag naka side view siya mga bay, yan. Tapos na tayo dito mga bay, sa rear shock mga bay, yung bushing at saka spacer mga bay, bracket ng caliper mga bay. Then sa shock mga bay, yan, bracket ng rear shock mga bay. At saka yung tabas dito mga bay, at saka butas dito mga bay, bolt mga bay. Then mga bushing dito mga bay, at saka mga pivot axle mga bay. Yan yung mga gi-convert natin mga bay. Yan, para ma-plug and play mga bay. So yan mga bay, plug and play na talaga to sa motor mga bay. And the last one mga bay, yung importante mga bay, dahil since malapad na yung swing arm nyo mga bay, yung kadena nyo mga bay, dapat malapad din mga bay. Bali mag-adjust naman tayo doon sa engine sprocket nyo mga bay. So mag-fabricate tayo ng engine sprocket mga bay. Tuturuan ko kayo mga bay kung paano mag-fabricate ng engine sprocket mga bay.
kasi ito yung pinakamahirap mga bay sa mga baguhan pa mag-convert mga bay. Doon talaga mamumblema sa engine sprocket mga bay. So yan mga bay, perfect na yung swing arm natin mga bay. So doon naman tayo sa engine sprocket mga bay. So tara mga bay. So yan mga bay, tapos na tayo lahat sa mga conversion dito mga bay. Naturo ko na sa inyo mga bay. Then soon mga bay, ikabit natin ito sa motor mga bay na Sniper 150 mga bay, para makita nyo mga bay na kung gaano talaga kaganda mga bay, at saka yung mga conversion natin mga bay na matibay mga bay. So i-vlog ko yan sa next video ko mga bay, at saka madami pa akong swing arm na i-vlog mga bay, yung sa R1M mga bay, bali yun mga bay sa big bike na mags yung gamitin doon mga bay, at saka big bike yung shock mga bay. Then dito naman tayo sa mahirap mga bay, ito talaga yung mahirap mga bay. So i-share ko na mga bay, since malapad na yung swing arm natin mga bay, dapat din tayo mag-adjust sa kadena mga bay, dapat ilapat din natin mga bay. So ang solution dyan mga bay, bale maggawa tayo ng engine sprocket mga bay na malapad mga bay. So ito siya mga bay. So ito yung engine sprocket na ginawa namin mga bay, bagong gawa mga bay, fabricated mga bay. Yan. So tingnan niyo mga bay. Yan mga bay, malapad na siya mga bay. So kulang na lang to sa linis mga bay, kasi bago pa itong gawa mga bay. Yan. Yan mga bay, perfect na perfect mga bay. Yan yung solution mga bay. Then mga bay, ang paggawa nito mga bay, ituro ko sa inyo mga bay. Balikuha lang kayo ng dalawang engine sprocket mga bay. Yan. Then yung isang engine sprocket mga bay, bali gawin yung bilog mga bay. Yan, same nito mga bay. Tinanggal namin yung ngipin niya mga bay, naporma na siya ng bilog mga bay. Then yung isa mga bay, butasan nyo dito mga bay. Yan, kita nyo mga bay, dalawa yan siya mga bay, dalawang engine sprocket na dinugtong namin mga bay. So kita nyo mga bay, ito yung dugtong niya mga bay. So yan mga bay, kita nyo yung dugtong niya mga bay. Yan. So nagmukha na siyang malapat mga bay. So itong sukat na to mga bay, bali sinukat na namin ito dun, itong yung nakakabit pa itong swing arm dun sa motor mga bay, sinukat na namin mga bay yung alignment niya mga bay. Bali ganito yung alignment niya mga bay, na para pantay siya mga bay. So yan mga bay, kulang sa linis mga bay. So ganyan yung solution mga bay, dalawang engine sprocket tsaka ginawang bilog yung isa, then yung isa binutasan, then dinugtong mga bay. Yan. So yan mga bay, kita nyo mga bay, bali dito kami nag welding sa loob mga bay, dyan sa loob mga bay, para kung dito kasi mag welding mga bay, baka yung kadena na mga bay hindi na siya mag fit mga bay. Malinis talaga dyan banda mga bay, kasi dyan dadaan yung kadena mga bay. Yan, kita nyo mga bay. So yan mga bay, yan lang yung solution mga bay sa engine sprocket mga bay. If mag convert kayo ng big bike swing arm mga bay, lahat ng mga big bike swing arm mga bay, ito ang kailangan na engine sprocket mga bay, malapat na mga bay. So yan mga bay, dyan na lang kayo mag lock sa loob mga bay, ipasok nyo yung lock dyan sa loob mga bay, then bolt nyo dito mga bay. Yan, pwede yung dalawang bolt na lock mga bay. Yan. So yan mga bay, perfect na perfect mga bay, by Encanto Motorworks. Yan mga bay.
So, sa next video ko mga bay, kabit natin to sa Sniper 150 mga bay, isa-isa mga bay. Para makita nyo talaga mga bay kung gaano talaga kaganda mga bay. So, yan mga bay. R6 swing arm converted into Sniper 150. Plug and play. So, yan mga bay. So, no need na kayong magpa-convert sa ibang tao mga bay kasi madubli yung gasto nyo mga bay. Punta na lang kayo ng mga machine shop mga bay at saka ipakita nyo yung mga nakita nyo sa video ko mga bay. Balibenta ko itong R6 mga bay. Kung gusto nyo ito mga bay, PM nyo lang ako sa Facebook, Louis Encanto. Plug and play na lang to sa Sniper 150 nyo mga bay. Bali, ilipat nyo na lang yung original nyo na shock mga bay at saka mags ng Sniper mga bay. Pwede siya sa Asyo mga bay, basta pang Sniper 150 siya mga bay. At saka mga bay, kung meron mga akong hindi na-explain dito mga bay, at saka if meron kayong mga tanong mga bay, i-PM nyo lang ako sa Facebook, Louis Encanto. So yan mga bay. Perfect na perfect mga bay. By Encanto Motwork. One extremely annoying shift later. So sa next video ko mga bay, bago ikabit natin yung R6 swing arm mga bay, bali, itong R1M ko mga bay, i-explain ko din ito mga bay, paano siya i-convert mga bay sa mga swing arm na may link edge at saka yung may shock ng big bike mga bay, yan, at saka yung big bike, yung mags yung gamitin mga bay, yan. Bali, i-explain ko mga bay paano siya i-convert mga bay kasi ito mga bay, yung shock mga bay pang big bike mga bay. So yan mga bay, naka link edge siya mga bay. So bali, plug and play na lang ito sa Sniper 150 mga bay, yung shock niya mga bay at saka yung mga axle niya doon mga bay, pero big bike mags na gamitin mga bay. So medyo nagtabas tayo ng konti dito mga bay, pero explain ko yan mga bay soon sa next video ko mga bay, step by step mga bay. So yan mga bay, kung gusto nyo mag-order niya mga swing arm mga bay, mga big bike mga bay, PM nyo na ako sa Facebook, Louis Encanto. So yan yung R6, ito yung R1, then yung nakakabit kay Batman mga bay, BMW S1000RR mga bay. Bali, explain ko din yan mga bay soon mga bay, step by step mga bay, yung sa BMW S1000RR mga bay. So mga bay, just subscribe me at my YouTube channel, Encanto Motworks, and don't forget to click the bell para updated kayo palagi sa mga video na i-upload ko mga bay, mga modification at saka mga conversion mga bay. Do it your own mga bay at saka step by step mga bay yung pagka-convert mga bay. So yan mga bay, perfect na perfect mga bay, by Encanto Motworks. So ano pang hinihintay nyo mga bay? Convert na mga bay. Bye. Meanwhile, I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past in the